Oppa, vietto. Parato. Hey, keep going, yep. Yes, sir. What are we doing to the truck today? Sometimes I was thinking about... Like a knocking noise? Yeah, I guess so. Yeah, like some, banging or... No, it's not banging. Sometimes like something like... loose. When you know the feeling that the some kind of... need to be retightened. It's full service. At meron din akong parang napapansin at narinig na ewan ko kung ano yun. Lagutok. Yung parang lumalagutok yung sa side na to ni Cordania. Hello mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat, no? At andito na tayo sa Winnipeg, Manitoba. At panahon na upang sa ganun eh, dalhin na naman natin si Cordapia sa Volvo para sa kanyang full service. Yeah. Ayan guys, nandito sa ano, nalista ko na lahat yung gusto kong ipagawa sa Volvo ngayon. Full service ngayon is May 15. At ang ipapa-change natin kay Cordapia is change oil, filter, at saka lube, grease, kumbaga full service. At meron din akong parang napapansin at narinig na ewan ko kung ano yun, lagutok. Yung parang lumalagutok yung sa side na to ni Cordapia. At hindi ko alam kung ano yon, kaya gusto kong ipa-diagnose sa kanila para siguro makita nila. At ayan guys, nakita nyo yung last service niya, yung March 29, 2022. At ang odometer niya noon is 272,081. At kung nakikita nyo yan, ayan o, kung nakikita nyo yan guys, March 29, 2022, kung saan yung pina safety ko. At ayan din yung odometer niya, 272,081 kilometer. At ang odometer niya ngayon is nakikita niyo yan, 304,474 ang kanyang odometer. Ayan, nilista ko na lahat. So bali noong March ang kanyang March 29. So bali tumakbo siya ng 32,393 kilometer sa loob ng bali parang 14 days, kamo na lang. I mean is 45 days kasi March 29 tapos ngayon April, May. So sabi natin April buong buwan is 30 plus May 15. So 45 days nakatakbo siya ng 32,393 kilometer. Kung i-convert natin yun sa milyahe, ang kalalabasan niya mga kaibigan is 1.61, i-divide natin sa 1.61 na miles yung 32,393 kilometer, nakatakbo tayo ng 20,119.8 miles sa loob ng 45 days. Ayan guys, at kung nakikita nyo yung nandyan sa inyong harapang screen, yung Volvo interval ng truck natin, at basically sa normal duty ng Volvo is greater than 6 miles per gallon, dapat makatakbo ka ng 45,000 miles para magpa-service ulit. Ganon din sa heavy duty, kung nakikita nyo dyan is greater than 5 miles per gallon, ang dapat matakbo mo is 35,000 miles. Ganon din sa severe duty, ayan, 25,000 miles per gallon. Pero yun is severe duty is less than 5 miles yun. Since naman si Cordapia ay tumatakbo siya ng let's say sabihin natin 7 miles per gallon. Ayan guys, so ganyan yung binapas ko na bale yung gusto ko lang kasi itong truck natin na
maging humabaw, tumagal pa yung lifespan nito. Kaya yun. And then, yan, tara, punta tayo sa Volvo ngayon. Tawagan ko muna sila kung bukas sila. At pagkatapos pupunta tayo. Alright guys, at nandito na tayo sa may intersection. Malapit-lapit lang naman yun eh, yung Volvo. Doon sa pinagdrapan ko ng aking trailer. At sabi nung ano, yung service representative is ano daw? Napaunahin na lang natin itong mga to. Sabi ng service representative is magsasarado daw sila ng alas 5. Eh ang oras pa lang naman dito ngayon natin is 4:39. At ang araw ngayon is Linggo. Hindi naman nila kailangan gawin ngayon, pwede nilang gawin bukas. It's okay. Kasi hindi naman tayo nagmamadali kasi kauuwi ko lang. So bali magre-reset muna ako. Well, it's a family time, family day. Alam niyo naman mga kaibigan, ngayon talagang buhay ng isang truck driver. Bali 5 days tayo ha. Umalis ako nung Agis. At ngayon is pecha 15, so 5 days. Nagpaikot-ikot tayo sa US. Kita niyo naman all the way to sa Midwest. Sa mga previous video natin. Wow! At maraming salamat pa rin ha sa inyong mga walang sawang pagsuporta at panonood sa video vlog natin mga kaibigan. Thank you talaga guys. Yes! At tinawagan ko na rin si Mrs. at ang sabi niya, nandyan na daw siya sa Bulbo at inaantay na niya ako dyan kasi sabi niya sa akin kaganina eh dito na lang daw niya ako sunduin kasi yan ang napag-usapan namin kasi hindi ako didiretso ngayon ng trappers. Itong mga papeles kong yan nandyan. Yung mga papeles kong nandyan dadalhin ko na lang sa trappers maya maya. Pinawayan ko pa siya eh, ngumiti rin eh. Friendly yung mga ano guys ha, dito sa Winnipeg ha. Shout out sa mga truck driver dito sa Winnipeg ha, yung mga kapwa trucker natin, shout out ha. Medyo friendly sila pagka nakakakita sila ng katulad na super binati ko rin naman, kinawayan ko, so ngumiti rin siya sa akin. Wow. Ewan ko kung hagip sa camera yung ngiti niya, but hope so. Yes! Ay saan, dito tayo sa City of Winnipeg ha. All the way to Volvo. Wow! Nakita ko na yung Volvo. Yes! Tawagan lang natin sila kung hindi o kung ano pa sila. Kung sarado yung gate nila. Ayun, bukas pa yung gate nila ron. Yes! And guys ha, Winnipeg Volvo ha, ang daming mga bagong ano, mga truck ng farmers, in order yan mga kaibigan, farmers. Yung kulay 18 na yan, Volvotron. Mga Volvotron na yan mga kaibigan ha. Volvotron talaga. Op, diretso na tayo sa uptime bay, para sa ganun, diretso na to, masabi ko yung issue sa kanila. Basta na kayo si Mrs. Uptime Bay. Oop, yan. Hopefully, bukas pa sila. Sabi niya, please remain in the truck. Please honk for entry. Yon. Change ko ng sarili ko ng off duty, okay? Tapos certify ko na lahat ng log ko. Ayun na pala si Mrs. Ayun si Mrs. Oh guys ha. Nakatingin sa akin eh. Sana bukas pa sila para hindi na ako pumunta rito bukas. Thank you for calling.
calling Beaver Truck Center. This call will be recorded for quality and training purposes. If you know the extension of the person you wish to speak with, you may dial it at any time. For parts, press 1. For service, press 2. Yan, tuwagan natin. Kung ano sasabihin nila. Oh, may tao na doon. Baka ano. Yun, may tao na. Ah, may tao na, guys. Oh, para servisan tayo. Alright. Mamama, may sumabit pa eh. Upe. Neutral. Close. Good afternoon, sir. Oh, yes. Yes. Barato. It's going, yep. Yes, sir. What are we doing in the truck today? Looking for off. I already listed here. Full service, change oil, filters, lube grease, and I heard some kind of a noise, like I don't know where it come from, but when I drive, like if it's empty, like tug. I'm looking for something in my side here. If there's something, it's moving here, but it's not. So I was thinking about if that's something in the tire or need to be tightened, or I don't know. But you don't know where it's coming from. Yeah, I don't know where it's coming. But this part, I believe, all the way from here or there, or it could be my pip wheel, or not sure. Doesn't narrow it down very much. Yeah, I know. That's why so it's not all the time. It's not all the time. Like, I mean, it's just sometimes gone, sometimes it's not, or sometimes I was thinking about like a knocking noise. Yeah, I guess so. Yeah, or like banging, some, no, it's not banging. Sometimes like something like loose. When you know the feeling that some kind of need to be retightened. It's moving. Tug, something like that. I was thinking about the pavement itself, but sometimes there is, sometimes it's not. So. And I can figure it out, so I bring here. So when do you hear it? About 2 weeks ago, no, but no. It wasn't that every time. Mileage, it's in the speedometer, it's like a speed, or loaded, unloaded. It's when it, especially when it's when I'm slowing down. Okay, so. When especially when I'm wasn't that too speedy, like the speed, just like when I'm running, when the vehicle is just running with the momentum. Okay. There's nothing, no like acceleration. No acceleration, something like that. So and also if you see something that has to be done, just let me know. You got my number, you can call me, so that they do a check 22 inspection. Yes, during the service, so just visually inspect everything, make sure there's nothing. Yes sir. Yeah, I just want only my truck to be, when I go out again, it's all good to go. And that was the only thing that you heard, was with that noise? Yes sir. Yeah, issues? Yeah, that's the only thing.
Oh. Ano na? Naanoan ka na dyan sa loob? Nalagyan ka ng change oil? Nagka-check-in ko lang, hindi naman nila gagawin ito eh, sila ang magpapasok. Na-prepare lang ng order, ano itong andito? Order... Pero gagawin nila? Oo, pero hindi ngayon, siguro baka bukas, basta nakapag-check-in na ako dito para hindi na ako babalik, hindi na tayo babalik bukas. Yun ang importante dito, daanan na lang natin pagbalik ko paglabas. Ha? Mamaya, basta antay mo na lang ako dyan. Guys, yung nakikita yung meron na Beaver Truck Center Asset Check-in Unit Volvo. Notification na galing sa email ko. Yan. Na napasok. Alright, sir. Get your port girl at the lineup. Bring the keys to the back service counter. Yes, sir. Thank you. Yeah, so probably gonna done probably tomorrow, right? That's okay. I'm not in a hurry. When do you need it back? So I guess Monday tomorrow, Tuesday, if is that okay? Tuesday, okay? Anytime Tuesday or? Yeah, Tuesday probably, hopefully it will be done by 12 afternoon. Yeah, thank you. You're welcome. Yeah, back anywhere in there, I'll give the key inside. Okay. Yan guys. Oop, atas tayo. Yun, hanap tayo ng maaaring ano mapag-parkingan kay Cordapia na hindi makakasagabal. Ikot tayo dun at daling ko yung susi sa loob. Maganda-gandang ano, tawagan ko si Mrs. para masikaso na niya yung ano. Hans, sundan mo ako para makuha natin yung mga gamit ko. Maghanap lang ako parkingan dito. Oo. Saan ang pwedeng mapagparkingan? Tapos dalhin ko itong susi ni Cordapia sa loob. Ito sa likod na lang, Han. Ah, kaibigan, mga truck nila, oh. Mga itim na truck, oh. Tignan nyo naman, oh. Dark Knight Kiros. Wow. Dito. Oop, ya. Words. Alright. Tapos natin na maganda-ganda. Banti-onti. Yan. Neutral. Tapos konti. Hope. Okay. Patayin ang truck. 4 hours and 20 minutes of remaining drive time. Okay, so... Datanan! Baka mamaya malaglag. Dali ko lang ito susi sa loob. Okay. Check ko muna sa loob guys. Buksan natin bagong lahat. At siyempre tignan nga natin muna ito ano. Baka mamaya ito yung mga kumaalog-alog eh. Oh hindi naman. Spirit Titan.
Very tight. Okay naman siya dito. So, ablabas. Itong kabila, ito. Tight na tight. Buksan muna natin ito. Check ko muna sa ano. Guys, loob yung mga ano. Dapat na i-check kay Cordapia. Tignan ko yung mga ano ha. Itong sa loob ha. Dapat itong mga to. May mga bagong langis yan. Kasi pinapull service natin. Gulong. Ayan, kupeto pa naman ng ano niya. Palitan niya na yung mga yan ah. Alright. Ayan mga kaibigan, dali lang natin sa loob ang susi. At gusto kong pakita sa inyo yung mga truck nila oh. Ganyan nyo naman. Yung mga kulay, itin sila ngayon ah. O maganda ah. Oh, yan. Ay, mamili kayo kung anong gusto nyo. Puti, yan. O itong itim. Combination ng puti at saka itim, putim. Ito ang kanilang entrance. Night and weekend parts and service entrance. Sarado na yun sa kabila. Oh, thank you, sir. Alright. Is your washroom there, sir? Can you be able to use your washroom? Yeah, go ahead. Oh, okay. Just asking. Thank you. What time your gate close? I don't know actually. Okay. Alright. Thank you. Hugas lang tayo ng kami mga kaibigan. Marami yung kamay. Hi, can I use the washroom? Yeah. Okay. Yeah, what time they close the gate here? 5:30. Oh, 5:30. Okay. Hugas lang ng kamay, guys. Kailangan natin maghugas ng kamay. Guys, paghugas tayo ng kamay, punta na tayo sa truck at pauwi na tayo. At pagkatapos sa susunod na araw o kaya siguro mga Martes, balikan na lang natin si Cordapia rito mga kaibigan. Tama, hindi na kami babalik yung misis dito para ayusin yun o i-check in. Ang bobo, wala pang mga plaka guys ha. Bagong bago ha. It's a Bulbatron. Wow! Ha! Pagawalis! Ano, tara na, uwi na tayo, Han. O, sige. Ayan guys, dito na tayo sa ano, sa kotse. Of course, si Mami ang ating tagapag-drive. Pauwi na tayo, balikan na lang natin yun. It's either Monday or Tuesday. Depende na rin siguro dun sa employer ko kung anong oras nila ako, kailan nila ako palalabasin ulit. But usually, ang nangyayari dun mga dalawang araw din naman ako sa bahay bago ulit
sumabak. Wow! Yan. Tapos, mapain out natin kung ano yung lumalagutok sa truck natin. Sa next. Ha? Yung baka may naririnig kasi ako ano eh. Yung natunog ba? Sa next na araw ipagkuha natin kay Cordapia. Lakai Pinoy Tracker.